anumang parte ng mundo ay mayroong nakikitang mga inabandonang mga gusali at pamayanan. Kalimitan ang mga ito ay inaabandona sapagkat hindi na nito naibibigay pa ang layunin nito nang ito ay ipatayo o marahil sila ay nakaranas ng sakuna sa lugar na ito. Maaari din naman na inabandona ang lugar dahil sa digmaan o di naman kaya ay nababalot ito ng malagim na nakaraan. Mga katinagalog, samahan niyo ako at ating isa-isahin at mas alamin ang 10 nakakatakot na abandonadong mga lugar. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, piliin po ang all para araw-araw ay updated sa mga videong inilalabas ni Tinagalog. Maraming salamat po. Number 10, ang Mental Hospital sa Pobelia, Plague Island. Sa maliit ng isla ng Pobelia, matatagpuan ang isang abandonadong mental hospital. Ang islang ito ay ginamit ng 18th siglo bilang isang estasyon at kwarantina para sa mga apektado ng salot, isang sakit na dulot ng bakteriyang Resinia pertis. Karamihan sa ipinapadala sa isla ay kasamang namamatay ng libu-libong napabayaan at naapektuhan ng sakit. Ang mga tao na rin na kinalimutan ng lipunan, pinaniniwalaan na higit sa 100,000 katao ang nasawi at inilabing sa iba't ibang malalim na hukay na matatagpuan mismo sa isla. Kalaunan, isang mental hospital ang tinayo sa isla. Di naman nagtagal ay naging usap-usapan ang diumano ang mga pasyente sa ospital ay iligal na inooperahan ng punong doktor sa ospital upang pag-aralan at pag-eksperimentuhan. Ang ginagawa sa sinasabing lugar na ito ay ang lobotomy. Sinasabi na ang mga pumanaw na pasyente sa eksperimento ay nagmumulto at naghiganti sa doktor dahilan upang kunin nito ang sarili niyang buhay. Ayon sa mga kwento ng mga taong nakabisita sa lugar, tila ba naririnig pa din ang malakas na palakaw ng mga taong kahit na matagal ng mga tao na doon ay pumanaw. Ito ay kahit pa matagal na nga itong abandonado. Dahil dito wala nang nangahas pa na manirahan sa isla. Kaya naman isa ito sa ating listahan ng pinaka nakakatakot na abandonadong lugar sa buong mundo. Number 9, ang Chetio Miranda. Mahirap mang paniwalaan, subalit ang nakakatakot na abandonadong Chetio Miranda ay isa noon sa pinakamagandang mansyon sa Europa. Nang 19th na siglo, ang Gothic style na mansyon na may clock tower pa na may taas na 183 feet ay inabandona ng taong 1991. Ito ay dahil sa mataas na gastusin sa pagpapatakbo at pagpapaayos sa mga problema ng pang-instruktura. Ang Chetio Miranda ay kinatatakutan dahil sa mga nakakatakot na mga kwento tulad ng misteryosong pagkamatay ng arkitekto nito bago pa man ito ay matapos. At maging ang mga naririnig na mga hiyawan, mga tila ba pinahihirapang mga kaluluwa dahilan upang wala nang magka-interes na ito ay bilhin pa. Kalaunan, ang Chetio Miranda ay napinsala ng apoy na hindi maipaliwanag kung saan nagmula. Ng taong 2017, ito ay tuluyan na nga na giniba. Number 8, ang Hellfire Club Lounge. Nang 17th siglo, isang pangkat ng mga mayayaman at mga makapangyarihang kalalakihan na ang tinatawag nila na ang Hellfire Club ay nagtayo ng isang tagong lodge na kanilang tinutuluyan sa kanilang pangangaso. Ito ay sa Montpellier sa bansang Ireland. Ang lodge na ito ay misto lang isang napakalaking bahay at dahil nga sa tagong lokasyon nito ay pinaniniwalaan na dito ay ang pinagdarausan ng mga rituales na pang satanismo. Sa lugar ding ito sinasabing nag-aalay ng hayop at tao para sa ritual ng demonyo. Ayon sa mga kwento, sa bawat pagtitipon ng grupong ito ay naglalaan sila ng bakanting upuan para naman sa demonyo. Ito ay kung sakasakali na nais nitong sumali sa kanilang pagtitipon. Nang taong 1741, ang lodge ay misteryosong nasunog dahilan upang ito ay mawasak. Sinasabi na ang lugar na ito ay patuloy na pinagmumultuhan ng isang higanting pusang itim. Kaya naman sa abandonadong lokasyong ito, walang mga has na alamin kung totoo nga ba ang nasabing mga haka-haka.
Number 7, ang Göbekli Tepe. Isa sa pinakamatandang ekstrakturang gawa ng tao na natuklasan na siya namang matatagpuan sa Oren Kicks na katimugang bahagi ng bansang Turkey. Ang ekstraktura ay sinasabi na may edad na humigit kumulang sa 12,000 years old. Binubuo ito ng maraming magkakapatong na mga bilog na bato na higit sa 200 at ang haligi naman ito ay 20 talampakan naman ang taas. Matatagpuan sa lugar ang mga detalyadong larawan ng hayop na nakaukit pa nga sa mga bato. Bagamat walang nakaaalam kung bakit itinayo ang Göbekli Tepe, maraming eksperto ang sumasang-ayon na isa itong relihiyosong templo o marahil isang libingan. Pinaniniwalaan din na ang buwitre na nakaukit sa ilang mga bato dito ay palatandaan na ito ay naging himlayan ng sinaunang mga kulto na naniniwala na sa paglipad daw ng buwitre ay dinadala nito ang laman ng tao na pumanaw papunta sa kalangitan. Number 6, ang Ralph Montrose. Ang Ralph Montrose ay isang kauna-unahan pang militar na paliparan na itinatag sa United Kingdom ng mga taong 1913. Ginamit ito bilang isang pasilidad kung saan nagsasanay ang mga nais na maging piloto. Ayon sa sulat ng isang Amerikanong piloto, halos araw-araw ay may bumabagsak na eroplano at linggo-linggo ay may inililibing sa abandonadong paliparang ito. Usap-usapan din ang pagmumulto ng isang flight lieutenant na si Lieutenant Desmond DeArthur. Siya ay nasawi sa isang aksidente habang ito ay nasa himpapawid. Mula nang mamatay itong si Lieutenant Desmond ay hindi na daw natahimik pa ang paliparan. Ika-4 ng July 1952 nang permanenteng ipasara at abandonahin na nga ang nakakatakot na lumang paliparan. Number 5, Adrosan Castle. Ang Adrosan Castle ay matatagpuan naman sa kanlurang baybayin ng Scotland sa bayan ng Ardrosan, Ayrshire. Inabanduna ito ng 17th siglo pa at bahagya nga ito na nawasak. Ayon sa alamat, nawasak ang kastilyo pagkatapos ng ito ay atakihin ng isang diablo. Ito ay dahil galit na galit ito na hindi ibinigay ng may-ari sa kanya ang kanyang kaluluwa kapalit ng ibinigay naman ito sa kanya na kapalit. Sinabi din na nang inatake ng galit na diablo ang kastilyo ay nag-iwan pa nga ito ng marka ng kanyang kuko sa isa sa mga bato nito. Kaya naman walang kahit sino man ang nangahas pa na lumapit sa lumang nakakatakot na abandonadong kastilyong ito. Number 4, ang Plonkstein. Ang Plonkstein na isa sa nakakatakot na missile na base ng Soviet Union ng panahon pa ng Cold War, kung saan nakabase ang nakapangingilabot na 4 na R-12 Divina nuclear missile na may haba na 70 talampakan na may lakas pa nga na 15 beses kung ikukumpara naman sa atomic bomb na ibinagsak sa Hiroshima sa Japan. Kung matatandaan ay tinataya na nasa 90 hanggang sa 166,000 na mga tao ang nasawi sa pagbagsak ng bombang ito. Ang Plonskintine ay nadekomisyon at inabandona na ng taong 1991. Ito ay matapos bumagsak ang Soviet Union. Sa kasalukuyan, ang abandonadong base ay binuksang muli bilang isa ng museo. Number 3, ang El Dorado. Ang El Dorado ay sinasabing isang nawawalang lungsod sa timog bahagi ng Amerika at isa sa napakayamang lungsod ayon sa isang alamat. Literal na ang syudad ng El Dorado ay puro gawa sa ginto. Subalit sa kabila ng napakaraming mga paglalakbay sa loob ng napakarami ng siglo upang subukang hanapin ito ay wala ngang matagumpay na makakita. Ayon sa paniniwala na ang lungsod na ito ay inabandona ng mga naninirahan dito dahil sinira di umano ng isang higanteng lawa na dulot ng isang malakas na lindol ang kabuhayan ng lungsod, dahilan upang ito ay lisanin ng mga noon ay residente sa lugar. Sila ay tumira at lumipat sa kontinente naman ng South America. Mula noon ang lungsod na gawa sa purang ginto na kanilang inabandona ay hindi na natagpuan pa.
Number 2, ang Kastilyo ng Montezuma. Ang pangkat na mga bahay na itinayo sa gilid ng isang bangin na matatagpuan sa Camp Verde sa Arizona sa bansang Amerika ay kinikilala at tinatawag na ang Montezuma Castle. Bagamat hindi ito itsurang kastilyo, nagsimula ang pangkat ng kabahayan na ito 600 taon na ang nakararaan. Subalit isang araw ng taong 1425, 50 o higit pang mga tao ng tribo ng Indian na naninirahan doon ay bigla na lamang inabandona ang lugar at iniwan ang karamihan sa kanilang mga ari-arian. Sinabi na ang mga ito ay nagmamadaling umalis dahil maging ang kanilang pagkain ay hindi na nila natapos at iniwan sa kanilang lamesa na nakatiwangwang. Ang kanilang pagkawala ay hindi agad natuklasan sa loob pa ng maraming mga siglo dahil ang lokasyon pa nga ng Montezuma Castle ay liblib at tago. Bagamat may indikasyon nga na sa kanilang pagmamadali sa pag-alis sa lugar, hanggang ngayon ay wala pa rin namang nakaaalam ng tunay na dahilan kung bakit sila ay bigla ang lumisan at kung saan sila ay napunta. Number 1, ang Mounts of Forts. Ang Mounts of Forts, Third Thames Estuary, ay malapit sa London sa Inglaterra. Ito ay ipinatayo upang makatulong protektahan ang London laban sa pag-atake mula sa panghimpapawid at maging sa pagsalakay na rin sa karagatan ng mga German. Ito ay ng panahon ng ikalawang digmaang pandaigdigan. Ang tila kakaiba at nakakatakot na itsurang ekstrakturang ito ay maaalala mo sa pelikulang Star Wars o ang Wars of the World. Ito ay nagpapaalala sa kalupitan ng digmaang naranasan ng kanilang kapanahunan. Subalit kakaiba man ang itsura nito, ang Mouse of Forts ay nagtagumpay sa bawat suntok at hagupit ng digmaan at nanatiling nakatayo upang proteksyon ang kanilang bansa at lahat ng mamamayan. Ang Mouse of Forts ay dinikomisyon ng taong 1950. Nang taon naman ng 1964 ay panandalian itong nagsilbi bilang pirate radio station. Ngayon ang Mouse of Forts ay abandonado na at sira-sira pa. Ngunit maaari mo silang bisitahin sa pamamagitan ng bangka. Ngunit huwag mabibigla sa kilabot na hatid ng mga maririnig na kwento mula naman sa abandonadong nakakatakot na lugar na ito. Mga Katinagalog, sana po ay nagustuhan nyo ang kwento ng 10 pinakanakakikilabot na abandonadong lugar sa buong mundo. Magkita-kita pong muli tayo sa mga susunod pang makabuluhang ang mga talakayan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin pong kalimutang i-click ang subscribe at pintin ang all para araw-araw ay makita agad ang mga video ang inilalabas ni Tinagalog. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog sa inyo po. God bless, keep safe, at peace out.